simula yung taon na to, may ginawa akong isang malaking desisyon. That is to withdraw all my VUL funds. Kung curious kayo as to why I withdrew all my VUL funds at kung ano ang ginawa ko dun sa pera na yun, just keep on watching. So I will not start my video explaining what is VUL, saan ba siya nakukuha, para saan ba yun. Madami ng mga videos na na-upload sa YouTube ng mga ibang mga YouTubers explaining kung ano yung VUL. I want mine to be straight to the point. Before we get started, gusto ko lang magkaroon ng disclaimer. I'm not a professional financial advisor. Hindi ako financial analyst. So isang simpleng mamamayan lang din ako na empleyado na nag-work 5 times a week, 9 hours a day. So, ano lang din to eh, parang I'm just looking for ways para ma-secure yung future ko. Yun naman ang goal natin, diba? As much as possible, hindi tayo mahirapan pagdating ng future natin. Bali, itong video na to, i-share ko lang sa inyo yung aking personal thoughts, yung aking personal opinion. So, kwentuhan ko lang kayo saglit. Yung sa akin, yung insurance ko, insurance policy ko, sinimulan ko siya noong 2015. So, ngayon, time check lang, year check lang, it's already 2022. I understand na nagkaroon tayo ng pandemic, diba? So, ano ba itong pinagagalingan ko? Nag-start ako ng 2015. Noong time na kumuha ako ng policy, sabi ng financial advisor ko, I think 2 years yata yun or 3 years, mababawasan yung funds ko, hindi siya buo kasi nagbabayad ako ng fees dun sa company nila and meron din silang nakukuhang fees dun sa binabayaran natin. So, in short, kung for example lang, ang binigay mong pera is 5,000, yung 5,000 na yun, hindi siya lahat mapupunta sa insurance mo. And I understand that. Kaso, pagdating ko ng third year, that's 2018-2019, parang nung siya ko, napansin ko, sabi ko, bakit ganun? Hindi pa din siya nakakabawi. So, paano siya makakabawi? So, inisip ko, siguro kasi, ano pa lang, wala pa akong kalahating taon. Wala pa akong kalahati. Wala pa akong 5 years. So, baka, this is just normal. And then, the pandemic came. So, nung dumating yung pandemic, parang medyo lalo ko nalungkot, no? Kasi parang, lalo bumaba yung value. So, I understand that. Dahil nga may pandemic, lahat naman nagsibabaan. Pati yung economy ng Philippines, di ba? Bumaba din siya. So, nung time na yun, ngayon na, ngayong taon na, actually, mga last year pa, iniisip ko na, bakit hindi ko na lang siya i-pull out na lang? Wala akong gustong sabihin na mali about sa kanila, but dun kasi sa may duration na dito sa May from 2015 up to now, ang dami ko nang natutunan, ang dami ko nang na-discover. So, gusto ko din siya i-apply dito sana. And, meron akong nakita na isang maganda na pwede kong hulugan nung pera na naipon ko na dito sa insurance ko. And more than 5 years na ako, so meaning I can withdraw all my money nang walang additional na fee. And then, chinek ko yung account ko, kung ilan na yung kinumpare ko eh, binilang ko kung ilan na yung nahulog ko versus dun sa laman ng insurance policy ko. Nalungkot ako kasi almost 30% yung nawawala. So in short, negative 30% yung kita ng aking insurance policy. And then that's the time when I decided to withdraw na lang yung pera instead na iwan ko pa dun. So, sabihin natin, magsa 7 years na kasi yung sa akin this year. 7 years, 6 years, going on 7 years. And then, ilang taon na lang. So, may 3 years na lang yung natitira. Diba, ang dami nating hindi pa alam eh sa mundo. Parang, ano na kasi recently, parang taas-baba yung economy. Ayun. So, iniisip ko na lang na parang gusto ko na lang i-transfer yung money sa place na 100% sure ako na may kikitain. Kahit 3% lang yon, 4% lang yon, ano, gain is gain. Yun yung iniisip ko. Kasi kapag ka nagpatagal pa ako dito, may possibility na mas bumaba ba siya, na mas talo pa. Talo na nga ako eh. Parang hindi pa ba ako gagawa ng way, ng action, para lang i-reverse na yung mga losses ko. So that is the reason why I decided to pull out all my funds from VUL. So, baka merong nagsasabi dyan, hala, sayang, malapit na ako sa 10 years, bakit pinull out ko pa? Sa akin kasi, alam ko na nga negative yung gain ko. Bakit ko pa lalagyan ng pera yung alam kong negative na? Gusto ko na talaga gumawa na action.
para at least ilipat na lang siya dun sa lugar na alam kong kahit pa paano magkakaroon siya ng game. So, hindi naman ako nanghihinayang. Sana talaga hindi ako manghinayang. And I hope natanggapin pa din ako nung company na yon because I'm planning to open an health insurance lang, plainly health insurance lang. Para lang sa ano lang security ng aking health, mag-a-add din ako ng mga critical illness na benefits. So sana i-approve nila. But in terms of investment, personal opinion ko lang, no. Sa tingin ko, mas maganda na ihiwala yung investment tsaka yung health insurance. So, that is one thing na natutunan ko dun sa journey na to. Medyo malaki din yun, 30%. Parang 30% yung kailangan na mawala para lang ma-realize ko na ay tama na. No, parang iniisip ko, sige, para na lang ako nag-enroll. Para lang matutunan na hindi pala talaga dapat sinasabay ang health insurance at ang investment. As for the investment part, nilipat ko siya sa isang sikat na government funded. And sa ngayon, hindi ko pa natatanggap yung interest ko. Kasi kaka-open ko lang talaga. As in, kaka-open ko lang. I'm hoping na magkaroon ako ng magandang returns dito. Okay na yung maliit. Gain is gain pa din. Ang laki kasi ng binabayad ko dito nung kinumpute ko talaga. Parang nanghinayang ako. Tapos nawala lang, naging negative lang yung ano sa akin. Parang naging negative lang yung value niya. Ayun, tapos yung sa akin pala, wala pang critical illness yon. If gusto ko pa ng rider, mag-a-add pa ako ng money. So, masyado na siyang mabigat sa akin. And sa ngayon, parang hindi ko na nakikita yung point na i-continue pa talaga siya. Kasi parang nabibigatan ako dun sa expense ko sa kanya. Sorry if I call it an expense because yung mga insurance, investment, talagang kinoconsider ko na siya as expense kasi bawas na siya dun sa savings ko at emergency fund. Hindi ko naman kino-convey yung idea na mag-withdraw na din kayong lahat. I just wanna express my opinion and yung experience ko sa journey na to. Alam ko naman, every one of us, meron tayong mga sarili-sariling mga priority sa buhay. At depende naman yan. So, madami ding factors kung bakit din na nakapag-desisyonan ko na mag-withdraw na lang din. Hindi naman ako against, no? Hindi ako totally against sa VUL. Kasi na-realize ko nga, based on my research, talaga may mga tao na kailangan nila yung VUL sa life nila. Pero before kayo pumasok, huwag sana yung parang napadala lang kayo dahil sabi kasi nung friend ko, magkumuha ako kasi kumuha din siya. Mas maganda sana kung pag-aaralan natin yung insurance mismo. Not only insurance, but all the investments na papasukan ninyo, dapat talaga alam nyo, dapat aralin ninyo, dapat matutunan ninyo kung ano ba yun kapag nalugi ba, ganito, okay lang ba sa inyo. It's your money and meron kang freedom to get it or not. Pero siguro ang ma-advise ko lang sa inyo, tama naman yan, as early as you can, mag-start na kayo ng mga investments. And if you want to have a health insurance, mas maganda na hiwalay niyo yung health insurance saka yung investment ninyo. For investment, madami dyan, ang daming investment dyan, nagkalat. Sobrang dami talaga, meron dyan sa GCash, meron sa mga banks, we have crypto, meron tayong stock exchange, ang dami, may mga mutual funds, ang dami, sobrang dami, ang dami yung pagpipilian. Mga government na investments na pwede yung pasukan. So, lahat yung napapag-aralan yan. Alamin niyo yung mga pros and cons, huwag kayong magpapadala sa kasi uso yun, gusto ko doon. Yes, ang pera, pag nawala, kaya siyang kitain, pero hindi siya madaling kitain. Eh. Diba? So, kung i-invest na lang natin investment na alam natin, kikita tayo. Bakit hindi na lang doon? So, gusto ko lang siya i-share. Baka kasi meron din sa inyo nagdadalawang isip. Sana lang kahit papaano na bigyan ko kayo ng insights about this. Kasi nung time na nag-iisip ako kung mag-withdraw ba ako or hindi, wala akong masyadong matanungan. So, sana itong video na to, kahit papaano na-share ko sa inyo insights ko. So, that's all for this video. Sana kahit papaano meron akong na-impart. Sana meron kayong natutunan. And if you have any questions, don't hesitate to ask. So, lagay nyo lang dyan sa my comment section and I'd be happy to answer and to reply. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!